There is none like unto God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. And he shall thrust out the enemy from before thee, and shall save his children. Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heavens shall drop down dew. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency. And thine enemies shall be found liars unto thee, and shall tread upon their high places. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. Presensya ng bawat isa, lalo na yung presensya, Panginoon. Kayo po ang malutas. Manguna sa amin ngayon, Panginoon, as always. Paunawa, Panginoon, yung mga dapat tayong maunawaan sa aming buhay, especially sa inyong mga salita. Kung paano kami topic namin ngayon, Panginoon, paano kami tutulong, paano kami kukuha ng tulong, Panginoon, hihingi ng tulong sa panahon, kung ano yung kailangan namin lang at tama lang, Panginoon. Ganun din po, Lord, mag-reflect kami sa inyo na kayo po yung source ng aming talagang tulong. Kayo makakatulong sa amin, hindi ko sino yung tao na mga tao, Panginoon, ay siyempre kulang din ang kapasidad at sila po minsan ay iba rin yung agenda. So I pray kailangan po yung manguna sa amin sa series na ito, Lord, as we continue. Kaya malo natin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ako na po. Again, title po nito is Shield of Thy Help. Nabi po yan kanina, di ba? Ang Panginoong Jesus, ang Panginoon, ang ating katulong. Hindi basta katulong lang, siya yung tutulong talaga. So again, wala pa tayo sa mga points natin. Nasa introduction pa rin tayo. So natapos po tayo last time sa yung mga verses, mga points lang muna as an introduction. So natapos po tayo last time na ito yung Panginoon ang tutulong sa atin. Siya yung makakatulong sa atin. Of course, yung tulong din, blessing po yan. Minsan, walang tumutulong sa atin, tapos biglang may tutulong, edi blessing. Okay? Pero maganda, ang Diyos ang tutulong sa atin. Nakita natin sa mga kwento sa Bible. And then, ano pa, yung the best na tutulong sa atin, of course, yung mga kapamilya natin, ayun yung una dapat na tumulong sa atin. Amen? Sanayin niyo na ako po yan si Richie. Okay. Si Aiden, nasaan? Okay. And then, so yeah, so nagtutulungan yung magkakapatid, magkakaibigan. Dapat. So may mga time na hindi, so hindi maganda yun. So tingnan din natin yung sarili natin, bakit di tayo tinutulungan. O tayo na, wala nang pakialam sa iba. Okay? So hindi din maganda yun. So may points din tayo last time na especially, minsan kaya di tayo humingi din ng tulong kasi parang okay lang tayo, no? Kaya pag dumating talaga yung trouble, dyan natin ma-appreciate yung tulong. Amen? Naalala ko, dati kasi, lalo yung sasakyan, pag may sasakyan kayo, parang ano yun, sarap, di ba? Pero sasakyan pala, naisira. Eh, pag bago ka, hindi mo alam yun eh. Hindi ka maingat. Buti na lang, kahit mga Pilipino, nagtutulong naman eh. Amen? Na, kahit nung una pa, nasiraan kami dati dyan sa Marikina, buti may mga tumulong. Eh, talaga ayaw mag-start. Patay, sabi ko, anong gagawin ko dito? At may tumulong. Kasi hindi ko alam gagawin ko eh. Actually, pinagpalit-palit lang naman. Bandang ulit, tumakbo. Hindi ko na pinatay. Uwi na ako. Dapat may programa sa church nun eh. Parang overnight. Eh, natakot na ako. Uwi na ako. Text na lang ako yung pastor. Anyway, ayan, times, help in times of trouble. And then, natapos din natin yung nabanggit na kanina, yung mga kapatid dapat. Okay? Ito, nagtutulungan. And then, even, hindi magkakapatid. So, natapos din natin yan. May mga utos ng Diyos na tulungan mo yan. Kahit nga kalaban mo, tulungan mo. May utos sa Diyos, ng Diyos ng gano'n. Kasi bandang huli nga, talagang binigyan ka ng kakayanan ng Diyos. Bakit? Dahil magaling ka.
Hindi. Blessing din yun eh. So, kaya even in the Old Testament, yung sinasabi ni Jesus din, kwento niya sa Samaritan, di ba? Alam niyo yun, very famous. Old Testament, ano na po yun? Principle. Okay, and then, another point, no, last time, is ang Panginoon, maganda siyang tumulong, unique. So, nabanggit natin yung kwento sa ni King Josaphat, okay? So, may kalaban siya, alam niyo mga hari, kalaban yan, karang ngayon, Russia, Ukraine, di ba? Kakalaban yan eh. So, paano sila mananalo? Ang kalaban nila, malakas. So, tumawag sila sa Diyos, tinulungan sila, hindi na sila lumaban. Napakaganda nung ganun, di ba? Ngayon, maraming laban na kailangan natin lumaban. Huwag kang maghintay lang dyan. Gusto ko yun ha, parang, hindi ba mag-pray na lang ako sa Diyos, tapos ano, hindi na magtatrabaho habang buhay. Yun ang prayer ko, Lord. Pangit yun. I mean, hindi lang default eh. May mga pagkakataon na ginagrant yun. Pero hindi yun ang default, okay? Kailangan, lalo pagtrabaho, kailangan magtrabaho. Darating lang yung break sa'yo. Alam yung break? Magandang break, ibig sabihin. Makakaraos ka din. Okay? And then, yung kaligtasan po, no, both sa kaluluwa natin at hindi, ano po yan? Tulong din ng Diyos yun. Imagine nyo kung di tayo tinulungan ng Diyos. Di tayo maliligtas. Amen? So, yan ay associated sa kaligtasan, ang tulong ng Diyos. Kaya may pagkakataon, tayo ay dapat humingi ng tulong. Sino naligtas dito? Taas kamay. Paano kayo naligtas? Anong palataya? Ano pa? Tumawag, di ba? Ganun, Lord, di ko kaya ligtas sarili ko. Lord, help me. Lord, save me. Party po yan. Kaya importante po itong topic natin. Okay, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Hindi mo kaya ligtas yung sarili mo. May tagapagligtas pala. Siya yung kaya niya ligtas sarili niya. Niligtas sarili niya eh. So, doon ka humingi ng tulong. So, hindi ka pwedeng magmayabang. May mga ganun po, no? Na sinasabing self-sufficient. Sa panahon natin, nauso ngayon yan. In a way, maganda. In a way, nakakatakot din. Kasi actually, yung mga corporation na yan, kaya ngayon, salamat, may mga in place eh. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ma-stuck mo natin sa isang bagay, sa isang trabaho, isang bansa. So, ginagawa nila yan, nakakatulong in a way, pero sila pala yung kumukontrol niyan. Eh, paano nga kung naloko na itong mga to, kung na tinutulungan ka, maging maluwag, di ba? Maging maunlad, yung bansa, bandang huli, kukontroling ka din naman. So, anong mangyari doon? So, hindi magandang help yun para sa kanila, para sa atin. Kaya, ang gusto sabihin. So, yun. So, kailangan natin, may mga times po kailangan humingi ka ng tulong. Huwag kang mayabang at huwag ka ding, yun nga, kala mo self-sufficient ka. Dahil walang ganun. Amen? Yan. Okay. And then, yun tayo natapos sa page na ito eh. Okay. And then, bakit tayo kailangan magtulungan? Isa sa mga points dyan, kasi yung mga kalaban, nakita natin din last time, yung mga kalaban natin, nagtutulungan din. Parang nabanggit ko kanina, yung mga corrupt na official, sa World Organization, yung mga gobyerno dito, magtutulungan yan against us. Okay? Siyempre, hindi nung palabas nila, tinutulungan tayo. Okay? So again, huwag kayong mapagbintang din, kasi yung iba dyan, mga biktima lang din. Baka sabihin nyo naman, para ako dito, ano. Obviously, iba dyan. Kasi nga, may palabas eh. Diba? May kasinungalingan, tapos iba pinapasunod. Hindi nila mapapas, hindi nila ma-set up yung puro kasinungalingan. Siyempre, hindi. So, yung katotohanan, yung pagtulong, sineset up nila yung kunwari, ganun sila. At yan. So, sila nagtutulungan, dapat lalo tayong magtulungan pag nakita na natin. Parang kailan lang may ano, kasi nga, yung mga friends ko puro ano eh, mga aktivista eh. Pero maganda yung sinang nilang video. Merong isang ano, abusadong para mga opisyal. Parang may nagprotesta lang. Ang ginawa, ginulpe oh. Sa harapan ng maraming tao. O siya, pinakita ng tao. Masama ba yun? Ano lang siya eh. Ano lang ng sa loobin niya. Parang ganun. Sabi nung, di umawat yung iba. Ba't yung ginugulpe yan? Bandang ulit, tinulungan ang ginulpi ngayon yung mga nanggugulpi. Intindihan nyo? So, dapat ma-realize actually natin yun eh. Kung tayo nagtutulungan, hindi tayo pwedeng apihin ng sino.
Alala niyo yung isang kaya gusto kong quotation ni Rizal, sabi niya, there are no slaves where there are no tyrants where there are no slaves. Sa Tagalog, walang mga ape kung walang magpapape. Sila ang takot sa atin dapat. Intindihan niyo ba yun? Kasi marami tayo eh. Ginagamitan tayo ng talino, ng masamang talino nila. So, kaya ganyan po ang kalaban natin, nagtutulungan yan. Sineset up tayo para tayo lukuhin. So, dapat tayo magtulungan. Okay, so tuloy natin. Doon po tayo natapos kay... Dali. Hindi pa pala, no? Natapos ko na to dito kay, ano, Binhadad. And then, not helping, another point is not helping is bad. Pag hindi ka tumulong, masama yun. Okay? Lalo pag kaya mong tumulong, nilagay ka ng Diyos sa kalagayan na kaya mong tumulong, tapos hindi ka tutulong, may curse doon. Okay? Natapos din natin yung last time. And then, pag ikaw naman tinulungan, dapat i-acknowledge mo. Okay? Which is, yun na may nagbanggit din sa akin. Yung iba sa atin daw, hindi marunong magpasalamat. Kapasalamat ba kayo pag ano? Importante ba yun? Alam mo, pag hindi ka, nakitaan ka ng ano, hindi ka mapagpasalamat, minsan, salamat na nga lang, hindi pang paggawa. Mahirap ba yun? Kasi ang pangit niya, kasi pag hindi ka na nagpapasalamat, ano yung sabihin niyan? Parang entitled ka na. Ibig sabihin, kaya mo ginagawa yan, dapat mong gawin sa akin yan. Parang ganun. Naku, napakapangit na ugali nun. At mamalayan mo, wala na yung tulong sa'yo, ba't din ako tinutulungan? Tataka nga ngayon. Yung simpleng bagay, magpasalamat, hindi mo ginagawa. Naintindihan ba? Yung nagsabi lang sa akin. Okay? Again, yung mga ganyang bagay sa akin yung sabihin. Okay? So, kaya para mabalance natin. So, yun nga, pag nakita, tinutulungan to, tapos parang wala lang. Ay, binigyan. Buti naman, binigyan mo ako nito. Ba't ngayon lang? Ba't konti? Ang pangit. Yun yung point sa atin. Last time pa to. Acknowledge yung help na binigay sa iyo, especially ng Diyos. Amen? Baka importante. Tapos na tayo dyan. Next is, consider the capacity of the helper. Okay, kunwari, kailangan mo ng tulong, parang pinag-usapan din namin, kinuusap ko nun, si Ate Rose kahapon. So, minamali, parang dito sa atin, minsan minamalimos, di ba? Doon sa kanila, matindi, di ba? Doon kami nga, meron kami nga doon. Ba't yung mama, nakaganon lang sa gate? Nakita siguro, ang daing tao, nakita niyo ba? Yung pala, namamalimos. Eh, kaso, isang beses daw, binigyan daw ni Pastor yun, 200. Namalimos lang, 200 eh. Kulang po ito, basta. Eh, alam niyo yung mga tagadayan, babait nun eh. Kung dito na-chain po yun, hindi uulit yun. Ayan, si mamaya lang makatapat nila. Tayo na sila. Naitindihan niyo po ba? Humihingi ka ng tulong, yung hinihinga mo ng tulong, may sariling problema yon. Intindihin niyo yun. Pag nawala sa na utak niyo yan, ganun, parang yung mamang yun, no? Minalkahan na siya, kaya hindi naman ako nagtatanong. Si Ate Rose, sinabi sa akin, eh, sanay naman na rin ako dun. Pag ganun, di ko pinapansin na. Ang mahiya, kaso hindi na nahihiya eh. Kasi yun ang ano nila, parang yung nagkwentuhan kami, mga badjaw. Yung mga badjaw, nakita niyo yung nag-share sa social media. Parang si ano ata yun eh. Hindi, yung isa, kapatid ni Ate. So, kaya gusto ko na magbadyaw kasi na-video yung badyaw, nagbibilang ng libo-libo. Kasi marami pong tanga ngayon sa panahon natin, sabi nga sa inyo. Pag binibigyan mo yung mga yan, alam mo nga sa kanila, parang yung pinuntok sa inyong pastor dito na tinulungan ko dito kasi ang galing din magsalita. Ang trabaho niya, hindi siya nagtrabaho, ginawa niya, mag-preach daw siya, pero bandang uli, mangingi ng donation. Ang galing din, naisip-isip ko yun, ang galing din ah. May speech na siya eh. Nabubuhay daw siya doon. Eh sabi ko sa niya, ba't di ka magtabaho? Ganyan-ganyan. So, mukhang tama yan eh. Bandang ulit sabi, basta paano yan kung mas malaki na yung kinikita ko dito, ba't pa ako magtatrabaho? Yan ang sinasabi ko sa inyo.
lalo na pag yan ay mga missionary pastor, nakakatiso, di ba? Anong pipreach mo dun? Ngayon, ang missionary talaga yung pastor, talagang ano yan, sa Bible, pinapakain niya ng member. Okay, nabanggitan natin dahil. Pero again nga, what comes first, di ba? Chicken and egg. So sabi ni pastor yun, natutunan ko yan, magtanim ka muna, turuan mo muna sila, parang sheep nga, di ba? Parang pastor, isang tupa. Gagawin nila sa tupa, bata yan, inaalagaan, hanggang lumaki na, meron ng kapasidad magbigay. So kaya yung mga tupa, ganun yun. Inaalagaan sila ng pastol, pero bigay sila ng either gata, saka ng ano, ng balahibo nila. Mahirap ba yung magbigay ng balahibo? Kailangan mo nga rin yun eh, lalo yung mga tupa, nakita niyo ba yung tupa na ano? Na sobrang kapal na kasi nawala. Kinakagat daw siya ng mga wolf. Ayaw ano eh. Hindi siya makagat. Anyway, ibang sermon pa yan. So, ganyan po ah. Tingnan natin yung kapasidad nung... Teka lang, nasa na ba ako? Ayan. So, tingnan natin yan. And then, nireview lang natin yung last two parts. Ang maganda niyan, kaya sa Diyos tayo dapat humingi ng tulong. Kayang-kayang ang tulungan. At ang Diyos, hindi mo rin pwedeng yung parang, yung nasa Diadem na ano, mamalimos. Ang Diyos, kahit, hindi mo siya pwedeng hututan. Hindi mo siya pwedeng abusuhin kasi alam niya yung dapat yung gawin sa'yo. Kaya bandang huli, sa Diyos tayo dapat humingi, amen? At siya yung mayaman, kaya niya ibigay yan, kaya kanyang turuan, kaya kanyang, kaya bandang huli sa Diyos tayo. Though, doon tayo pupunta mamaya eh. Next, as yung huli, yung natin last time is yung, point natin is, pag walang tumutulong sa'yo, patay ka. Ang example natin yun, yung hari na walang tumutulong. Okay, so this time, ituloy natin mga points about helping bago yung main points natin. Ano pa akong tatlong pages. Bago yung main point. So this time, another point. So, may nabanggit lang dito sa 1 Chronicles 12. Sinong bida sa 1 Chronicles? Sino? Yeah, very good, no? Yung Chronicles, 1 Chronicles ay David yan. Okay, David. And then, 2 Chronicles, parang kahilera ng kings. Sabi dito, pakibasa nyo, ready, go. Okay, so mabilis na kwento. Si David po, sinabi na sa kanya, inanoint na siyang hari, matagal na. So alam niya na maging hari siya, sinabi ng Diyos yun by Samuel, the prophet. Pero anong nangyari sa kanya, di ba, ay inusig siya ni Saul. So ang maganda dito, may mga tumulong kay David. Amen? Amen. Sa ministry po, napaka-importante nito. Kaya katulad nun, si Brother Claudio, magkakaroon ng break na rin. Amen? Tagal din nagtsaga nun. Okay, ang daming asal sa kanya dun, pero di lang madi-deny, masipag yung tao eh. Amen? So kaya, ayun, nagkakaroon siya ng ano. Pero, ewan kung independent, parang hindi ko alam. Anyway, ang gusto sabihin niya sa ministry po, ngayon pa lang, nag-ano na kayo dapat lang. Kaya nga, gagawin nyo kasi, kahit sa trabaho po ganyan, mag-accumulate kayo ng mga kaibigan na maayos. Kasi, kahit sa trabaho, kahit sa ministry, pag yung mga kaibigan mo hindi maayos, ano mangyari sa'yo? Alamin mo lang yung kalooban ng Diyos, tas gawin mo. Yung mga maayos, makakadikit mo yan. Yung mga hindi maayos, lalayo sa'yo yan. Ganun kasimple yan. Huwag kang matakot na mawala na ang kaibigan. Mas maganda nga mawala yung mga hindi mo kailangan sa buhay. Okay? So, kay David, ganun nangyari sa kanya eh. Alam nung iba, siyempre di naman yung hari-hari kasing format sa kanila, kinuha nga nila yun sa labas. Okay? So kaya ang style ng mga hari-hari, yun nga, anak ko, ito yung next na hari. Ganyan yan eh. And then, yung alam nyo kwento kay ano ba to, mga Persian, di ba? Pag sinabi nila yon yung batas nila, hindi na pwede bawiin. Yung mga ganoon sila, mga yabang yan, mga yan. So kaya si Saul,
Kahit na alam ng ibang tao, kasi si Prophet Samuel, alam nila yon, established na prophet yon. So si David na yung next na hari, pero iba siya, hindi naman basta maniniwala dun. Ganun po, kahit sa atin ngayon, amen? Kahit ilang napuntunayan natin ito, mga kulto to, aalis ba yan mga yan dyan, bigla-bigla lang? Iba, kahit yung iba, na-win natin, naligtas nga yung iba, hindi agad makakalis dun. So gusto ko lang sabihin, sa gera natin, spiritual, dapat nakahanda ka na gawin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, may mga tutulong sa'yo. Amen? May mga hindi tutulong, di ka papansinin, pero may tutulong sa'yo. Importante yan, i-treasure mo yan. Basta gawin mo yung kalooban ng Diyos, ang bibigay sa'yo, mga kaibigan ng Diyos, yung talaga makakatulong sa'yo. Amen? So, nakwento ko, alam niyo yung kwento sa church natin, si Brother James, tumutulong dito. Nakamit ko lang yan sa Sun and then sa Smart. Okay, ba't siya tumutulong ngayon dito? Alungin niyo siya, nakwento niya naman, di ba? So, he believes na ito yung maayos na church. Natutulong siya forever na yon. So, kung wala sila dito, hindi ko alam gagawin ko. Hindi, pwede naman kaso mahirap. Kita niyo ba yun? Ganun din, ako nag-aspire kayo, kahit hindi kami magpa-pastor eh. Kaya napansin ko ibang gulo ng ministry, ganun, kala mo, mga politiko. Ganun, ibig sabihin, naghahanap doon sila ng tutulong sa kanila kaso hindi sa tamang paraan. Kaya natulong kayo pastor dito, sabi niya, magtanim ka lang, magugulat ka lang. Yung mga dati mo na siyara, na win, yung iba, nawala yung iba, di ba? Pero wala tayong ginawang mali sa kanila. So makakaisip yan, bandang uli, kung totoong ligtas yan, iba yung preaching mo pastor dito sa ano, iba. Iba yung church nyo. So, iba dyan, babalik sana yung iba, kahit pa paano tutulong yan. Ganun po ang ministry. Kaya ang ganda ng kwento ng buhay ni David, patay na siya eh, kalaban niya, hari eh. Pero tinulungan siya ng Diyos at ang point natin dito, tulungan mo yung gawain ng Diyos. Okay? Ganun ang ginawa ng mga mighty men ni David nung siya inuusig. Ngayon, nung naging hari si David, ano ngayon sila? E di mga official sila. E di nyo yun. Ang gandang basahin itong Bible eh. Amen? Nakikinig ba kayo? Iba yung tawa nyo sa ano ko eh. Wala sa timing eh. Ang ganda ng Bible. Ngayon Bible quiz, aralin nyo yan. Napagandang aral dito. Yung mga hindi nyo maintindihan sa labas, yung mga interpret natin, katulad yan, kwentuhan namin ko eh, June kanina, mga general daw pala may yung sa inyo ngayon. Bakit malalakas yan mga yan? Ganon din yan, may magpolitika yan. Yung iba dyan okay, yung iba hindi. So, pero ang gusto natin mangyari, si Pastor, ano, ang dami na the connection. Kaya pinag-pray ko yun, nininong ko yun eh. Si Pastor Ray, sana hindi na-open sa akin, pero medyo na-open din sa akin yun. Pero, mukhang ayos yung takbo ng buhay nila ngayon. Pag-pray lang natin. Amen? Na gampanan niya kasi sa dahil din family, siya yung medyo ano ngayon. Pinagpala ba? Pero hindi rin natin alam kasi kahit sino naman sa atin, pwede magpalain, pwede rin. So nadidikit kasi sila sa mga politiko eh. So in a way, sana gamitin yun sa maayos. Amen? So ako, wala akong balak dumikit dyan. So, nakita kong forma talaga. Pag dumikit ka dyan, hindi ka makakabitaw dyan. So, mas maganda ng underdog tayo. Pinipis natin yung kalooban ng Diyos. Mas malaya natin magagawa yan. But anyway, buto ka napunta doon. Kasi nga, si David, dati siyang fugitive, bandang uli, siya ay naging hari. Yung mga tumulong sa kanya, naging official. So, alam, ganyan yung kwento ng Panginoon eh. Later, ang Panginoong Jesus, maghahari dito sa lupa. Iba sa atin tatamad-tamad na para bang di darating ang Panginoon at parang mahina ang Panginoon, ang hina ng Panginoon. Ito lang didikit kay Mr. Baptist Day. Ito ang malakas eh. Diba? Hindi, dumikit ka sa Panginoon. Amen? Darating yan, pagdating ng Panginoon, re-reward tayo according to our deeds. At pag nagtapat ka, mas maano ka, okay ka. Pag hindi ka masyado, hindi ka rin masyado. Amen? Naintindihan nyo ba yan, mga posisyon? Naintindihan nyo rin yan. Kaya lang yung sasabi sa mga bata, di ba yung series ni Brother James? Ang ganda yung posisyon, yung magandang trabaho. Madalas sa hindi, ha? Makakaposisyon kayo kung mag-aral kayo mabuti. Kasi may kailangan sila sa'yo, ibibigay mo yun, makakaposisyon ka doon.
Now, yung iba, mayroong ibang paraan, politika nga, huwag ganun. Kaya tuloy ko lang to, ha. So, ganun din ang mangyayari sa atin sa millennium. Mga official, yung mga tapat na lingkod ng Panginoon. Next natin, isa pa, sabi dyan, the same chapter, anong nangyari dito? Saan na ba to? Dito lang, sa verse 17, ito yung nangyari, makibasa nyo, ready, go. Yan. So, ano yan? May mga grupo-grupo po kasi kahit sa kanila dati. Okay, yan. So, na-establish na si David. So, obviously, ang unang tutulong sa kanya yung mga Juda kasi yan ang pamilya niya eh. Kahit nung unang panahon. Pero, nung namatay na nga si Saul, sino maghahari, sabi? So, alam naman nila si David na yung in-anoint. Ngayon, gagalangin nila yung judgment ng Diyos, of course, i-accept na si David, pero pwede nilang piling hindi. At ganun nga exactly yung ginawa nila before, no? So, bago ma-establish si David, after ni Saul, actually, mayroon pang, tawag dyan? Hindi agad si David, kung alam niyo yung story, ha? Yung anak ni Saul, pinilit nila yan. Diba? Nakuwento natin din last time yan, si Abner, diba? Yung anak ni, sino yung anak ni Saul? Ha, si Jonathan, patay din, eh. Sino yun? Hindi ako nagkakamali, si Ish-Boshet. Kaso hindi naman siya military person, kaya si Abner yung parang general eh. Kaya bandang huli, nung sumuko na ni si Abner, sabi niya, ayoko na nito. Wala rin kwenta naman to si Ish-Boshet eh. Parang pangalang pa lang, Kaya, yun, bandang huli, wala rin siya nagawa. Parang nagmakaawa pa nga sa kanya yun, di ba? So anyway, nung sumuko na ngayon si Abner, sabi niya, ito na, ako magdadala siya, David. So, bandang uli, pinatay siya ni Joe. Pero, ito siya sabi dito, sabi ni David, tulungan niyo ako, amen? Ganun yan, ito, kaya sensitive yung kahit sa mga churches, sila ang usapan dyan eh. Ngayon, nagpapagawa, napakalaki yung churches na iba, sino susunod dyan? Yun yung mga usapan lagi dyan. Kaya tayo, hindi tayo ganun eh. Ang church kasi yung tao. Kaya kung sinong sunod sa akin, mahala ka sa buhay mo, di ba? Pero maaga pang sabihin, maaga pa yun. Anyway, kaya tinulungan, nagtatulungan sila. Kaya ang point natin dito, magtulungan tayo. And so ngayon, ano nangyari dito? So, tinanggap sila ni David, and then yung mga chief doon, syempre yung mga leader doon, kahit yung mga companies, pag ina na yan, tawag doon. Pag in-acquire, di ba, kung sino yung official dito, mga official pa rin yan, kasi magkakaroon ng conflict yan. So, ganun nangyari dito sa karya ni David. And then, yon. Sana ba ako? Ito naman. Sa tayo 17 lang. So, tuloy lang natin. Ako muna. Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and said, "Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse, peace be unto thee, and peace be to thine helpers, for thy God helpeth thee." Then David received them and made them captains of the band. So, yan na nga po, pag sumuko na sila, tutulungan ka namin, tutulong yan, tutulungan ka namin. Pero maganda dyan, parang kay Joshua, kung naalala niyo kay Joshua, nung namatay si Moses, sabi ng mga tao doon, basta kasama mo ang Diyos, tutulungan ka namin. Ganyan po kasi ang hirap mag-transition ng power. Kahit saan po. Kaya ang Diyos ang tutulong sa atin, sabi niya dyan. And there fell some of Manasseh to David when he came with the Philistines against Saul to battle, but they helped them not, for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying he will fall to his master's soul to the jeopardy of our head. So, kung naalala nyo kasi,
may time na si David ay naging katulong ng mga Philistine. Naalala niyo, kasi nga, inano siya ni Saul, di ba? Pero pinali siya doon, kasi nga, alam niya, Israel siya, hindi siya Philistine. So, gusto lang sabihin dito, ay magtulungan natin yung gawain ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Anong kahapon yun? Tulungan lang. Nakita nyo, sana nag-observe kayo, mga young people, ganun yun. Maayos yung tayo. Nakikita yung more on umahawak ng programa, kami-kami pa, di ba? Doon, nakita nyo, sino yung umahawak ng programa? Yung mga youth na, alam na nila yun eh. Alam na nila, hindi papasakitin yung ulo ni Pastor. Mag-aano lang yun, magtatanong na lang yun pag meron silang di alam. Ganun kahit sa corporate world, ganun yan. Ganun din sa bahay. Tindihan nyo ba yun? Nay, panganay ka, magtatanong ka pa ba? Nay, magsasaing ba ako? Unless gusto mong kumain ng buhangin, di ba? O, default na yun eh. Huwag ka na magtanong. Ay, nay, yung kapatid kong bunso na ano, sumasabit na sa ano, malalaglag na. Anong gagawin ko na? Hindi ka na magtatanong. Possibly alam mo na yun. Okay, so tulungan tayo sa bahay, sa church. Sa especially sa gawain ng Diyos. So, next, yung buhay naman po ni Hezekiah. Ilang oras pa lang ako. 2 Chronicles 29. Second. Ito naman, ito na yung mga time ng mga kings. Ibasa niyo po dito, si Hezekiah ay isa sa mga matinong kings. Anong nangyari sa kanya? Pakibasa po. Ready, go! But the priests were too few, so that they could not bring all the burnt offerings. Therefore, their brethren the Levites did help them, till the work was ended, and until the other priests had sacrificed themselves. For the Levites were more upright in heart to sanctify themselves than the priests. Okay, so ano nangyari? Ganito po yan. Anong panahon na ng mga kings, ang layo na nila sa panahon ni Moses. So yung ibang bagay ay ginagampanan pa rin nila. Ang problema, yung mga sinundang hari ni Hezekiah, ano, mga loko-loko. So maraming yun na pinag-uutos ng Diyos, hindi na nangyayari. So pero nung nagkaroon ng Hezekiah sila, righteous king, maraming na-restore. So, pero, ganitong ginawa kasi ni Hezekiah, nag-offering sila, malakiya, parang gusto nilang gaya si Solomon, na nabasa niyo na yun. Hindi ko maalala, basta napakarami yung in-offer. As in, talagang ayaw ko, siguro bundat yung mga priest nun. Ilang siguro, taon yung ikakainin sila. Kasi ang dami, di ba? Naalala niyo yun. Doon marami rin naman sila, kakain nun. Anyway, yung panahon na yun, konti lang na yung priest. O, paano yan? Sino mag-offer nito? Sila dang dapat ang mag-offer. So, nangyari dito sa verse na to, tinulungan sila ng mga Levites. So, yung Levites ay hindi priest, pero yung mga priest, belong yan sa Levites. Okay, subset yan ng Levites. So, ang ginawa ng time na to, kasi, sabi rin dyan, yung mga priest, mas loko-loko na. Mas mga okay pa yung Levites. So, kaya sabi dyan, na binigyan siya ng wisdom ng Diyos, si Kaya, sabi, o sige, tulungan niya yung mga kapatid nyo naman yan eh. So, ngayon, yung trabaho nila, napadali. Okay? Salamat ka po, may tumutulong dito, linis. Kahit paano kasi hindi natin maano yan. Kailangan maayos yung minsan hindi magawa ng ilan. Okay? Kaya may tulungan tayo, men. So, ganun ang ginawa nila dito. Kailangan lang gawin to. Hindi nila kaya. Nagtulungan sila. Yun. Nagkaroon ng revival. Na-please ang Diyos sa kanila. At alam niyo yung paghahari ni Hezekiah maganda. Amen? Yan. Next, Ezra naman. Ang dami na ito eh. Ezra, isa-isay natin lahat. Nagtutulungan na ba sila noon? O biglang ayaw na? Sa panahon ni Ezra, sila ay nasakop na, pabalik na po sila sa Promised Land. Ano nangyari nung panahon ni Ezra? Nag-build sila ng, ni-rebuild nila yung wall and, anong wino-wall nila? Yung temple, okay? So, pakibasa niyo po, ready, go. And whosoever remaineth in any place where there is adornment, let the men of Israel
Okay, so itong maganda sa nangyari sa kanila, tinulungan sila ng hari. No? Blessing yun. Okay, para sa atin dito, salamat at nakakaraos tayo, di ba? Pero, kung gusto mong makatulong, ano daw, unari, parang nga, si Jake Apo, salamat din eh. Kasi dati nag-backslide matagal yun eh. Parang di niya nakilala yung church. Kaya nung bumalik yun, kahit na paano, masaya yung church. Amen? Eh ngayon, ayun, pinagpala din eh. So ngayon, naisip niya, so ako, hindi ako magaling sa ganyan, hindi ako magaling sa program, pero may pera ako. Amen? Anong gagawin mo? Kunwari, wala kang talent, kunwari lang. Wala kang boses, di ka marunong mag-lead, di ka marunong mag-soul winning, bira, no? Kasi nag-backslide eh. Pero may pera ka, anong gagawin mo? Paano ka natulong? Hindi ka marunong eh. Pero pera ka, anong gagawin mo? Iba pa yung tithes. Yung tithes, ano na yun, normal na yun eh. Hindi ka pa nagbigay na, sabi nga nila. Umusunod ka lang sa Diyos, balik, oh, default yun eh. Ang dami mo pang sa extra. Anong gagawin mo? Katulad nga nung, bigla-bigla, ay para masaya yung mga young people. Amen? Yun eh, alam niya yun eh. Si lumaki sa church yun. Eh, total naman, oh, ano man gagawin ko dito? Di ba, taba-taba niya na. Ayun, anong gagawin ko dito ha? Pasayahin ko naman yung mga young people para may encourage. Yung iba dyan, nangangailangan. Yung iba, para bumalik. Yung iba dyan, ang hirap encourage. Baka naman, ano. O sige po, volunteer agad. O sige po, inanalo, ganyan. Eh, yung si Pastor Jun, sabi ni Pastor dito, o ikaw rin ang price dyan, ha? Sabi ni Pastor, sige po. Okay? Pero may na, gano'n. Ganun po nangyari dito. Si Ezra, magaling siya eh. Marami siyang kailangan pera, parang pastor to. Kaso siya, wala siya. O paano yan? O tinuruan niya ngayon yung, sabi niya, sinong meron sa inyo? Sinong meron sa inyo tumulong? Sabi dyan, di ba? Let the man of his place help him with silver and with gold and with goods. Kung ano meron ka dyan, parang pag may nasalanta ng bagyo, di ba? Ganyan eh. Pero ako, ano ako dyan? Kasi nakita ko yan, inupurap eh. Next time, pag meron tayong pangailangan, meron tayong kayanan na, tayo na yung tutulong mismo, hindi yung bibigay natin kay Noli Di Castro, kaya kayo na. Sino ba yan? Mel Chanko, di ba? Hindi ako ano dyan eh. May totoo lang. Yung mga yan, yung nagkakapirahan pa yan, foundation daw yun. Ano yung foundation machine? Ano, permanente na yun. So pag may dinonate kayo doon, kami na yung tutulong sa iba. Ay, maganda nga sana, kaso, gaano kaya katotoo yun? Yung isa sa mga magandang ganyan, nagkaroon ng scam, ha? Sino ba yun? World, ano? Mga bakla rin kasi yun eh. World, ano yun? Basta sumikat, talagang ang dami nag-invest doon. Nagibigay, o tutulungan, tumutulong kayo, tutulungan namin kayo. Kalimutan ko. Hindi pa pa, yun nahuli pa doon. Yung bago lang. Anyway, yun, nag-ano silang donation, tapos tutulong kami ganyan. Eh, yun, na-found out sila, talaga ninanakaw nila yung pera. So, kaya hindi tayo dapat gano'n. Amen? Napakahirap nga niyan, eh, pag ganyan. Tapos, makakita ka pa. Ngayon, mga politiko sanay dyan. Kaya. Anyway, si Ezra gano'n. Sa panahon pa ni Moses, gano'n na rin eh. Kaya tayo minsan, gano'n tayo, amen? Pag tayo may kakayanan na, hindi ka makatulong. Katulad niya, salamat yung dahil din, tumutulong po sa atin yan. Amen? Malaking bagay na naabutan tayo doon. Noong hindi tayo mabuhay doon, hindi mo tayo maasa doon. Amen? Ganon. Okay? So, tumulong. Kaya nabigit ka ng dati si mamean nyo, kaya masipag yan. Ano rin yan, sagana yan, tinulungan lang din yan. Amen? Ako din, ganon. Pero yung mga kwento niya sa akin eh. Kaya ano niya si mamean nyo. Dati yan, laging libre yan. Kasi wala kami, ganyan. Ano lang yan lagi, ano, papi lang. Ay, wala po akong ano eh. O sige, sponsor, yan. Ayun, ngayon, siya na yung tumutulong, amen? Yeah. Nasaan na ba ako? Okay, so, another point. Ito yung mga sabog-sabog natin point, pero maganda, amen? So, pag may pera ka, tumulong ka naman.
At yung pera po, malaking tulong yan. Amen. Next is, hindi lang yan, balik tayo spiritual. Ito si Ezra, leader na siya, pero preacher din siya. Anong ginawa ni Ezra? Pasto, wala akong pera eh. Mahirap lang ako. Meron ka pwedeng gawin. Magit nga, maglinis-linis, nag-umpisa lang yan dyan. Kaya nga nakwento ko yung si Pastor, diba? Habang naglilinis na CR daw siya, nagkakabisado siya ng Bible. Ganun din. Ito, sabi dito, pakibasa niyo, ready, go. Okay, so sino doon tumutulong dyan? Yung mga propeta ba? May pera ba yan? Madalas ay hindi, wala. Kaya nga nagpasto na lang. Kaya gano'n kasi yung biro. Anyway. Ito yan, binanggit sa 1. No? So dalawa yan, si Haggai and Zechariah. Yan ang kwento niyan. So kaya basahin nyo rin yung mga sinulat nila. So kung walang preacher, anong mangyayari sa bansa kahit mapera? Anong gagawin yan? Parang ano, anong alam nyo bansa ngayon na si Raul pero mayaman? Russia, di ba? Anong ginawa nila sa pera nila, sa lakas nila? Wala. Kasi kulto yun eh, yung ano, Orthodox Church. Ganun yun eh. Kaya ang propeta ng Diyos sa mga preacher, napakalaking tulong yan. Amen? Yung sabi dyan eh, si Zerubbabel po yung leader politically nung panahon nito. So si Ezra is preacher din, pero more on scribe siya, tsaka leader din siya. Pero di ba tumulong din si Nehemiah? Pero ang pinaka-leader dyan talaga si Zerubbabel, kasi siya yung nasa lineage ng Judah. At yan ay nasa lineage si Jesus. Kung titingnan niyo yung lineage si Jesus sa Matthew, tsaka sa Luke, okay? So, ang ginawa ng mga propeta, hindi sila under kay ano, pero tinulungan niya. So, pag preacher ka, kunwari dito, basta hindi naman ako magaling, wala kang pera, pero pwede kang mag, especially sa atin, soul winning tayo eh, soul winning church tayo eh. Pwede mong gawin niya. Pero yung dito kasi ang talagang ginawa nila dyan, encouragement. Basahin niyo po yung mga sinulat ni Zechariah, tsaka ni Haggai, ganun. Hindi sila yung Joel Austin ha, talagang ano yan. Talagang parang tayo dito. Talagang pinupok mo yan. Si Haggai lang, sikat na sikat dyan yung ano eh. Yung talagang ang tema ng kanyang sinulat ay tulungan nga yung gawain, yung pag-build ng temple. Kasi yung iba, kanya-kanya na. Yung temple, sira. Pero sila, ang yayaman nila. Ang gaganda ng bahay nila. Amen? Ginaya nila si ano eh, si Solomon. Anyway, si Solomon kasi ginawa naman niya yung temple na maganda kasi mas maganda yung sa kanyang bahay. So, hindi rin maganda. Amen? So, point, another point, mga preacher, tumulong. Malaki yung magagawa niya. Encourage yung mga tao. Sabihin niyo sa kanila yung kalooban ng Diyos. Huwag niyo silang, ulang, may ginagawa ng mali, okay lang yan. Parang yung mga pastor na hindi matouch yung mga supporter nila. Ayaw nilang i-preach yung salita ng Diyos kasi baka i-withhold yung support. Hindi tayo ganun dapat. Amen? Next. Yung tayo, ba't bumalik tayo sa First Chronicle? Tapos ko na yun. Ano eh, basta yung sa Source Chronicle, may panahon din po doon na si David mamamatay na, okay na yung kaharian niya. May susunod kayo sa kanya, yung kanyang anak. Ang problema na naman niya, syempre may mga, alam mo yan, dami niyang anak eh. So, dalawa na nga yung kinudita na nga siya ni Absalom, tapos sunod naman si Adonijah. So, kaya sabi niya, humingi siya ng tulong sa mga princess ng Israel. Sabi niya, tulungan yung aking anak. So, kahit matalino yung anak niya yun, kailangan ng tulong niya. Amen? So, ganun din kayo. Sabi ko sa inyo last time, di ba? Tulungan niyo si Brad. Nag-lead-lead dyan, kahit masungit yan. Kailangan niyang gawin yun. Amen? Hindi namin kayang gawin na lahat. Dito namin gustong gawin lahat. Para matuto rin kayo, salamat, sumusunod kayo, Pastor. Pero, pag may nag-rise na leader dyan, huwag nyo nang asarin, nahirap na yung ano eh, nahirap na nga nung mag-lead, amen? Eh, hindi ka naman si Pastor eh. Tulungan nyo na rin. Amen? Kasi, sinabi ko na rin yun eh, tulungan nyo to, maganda naman yung ginagawa. Oh. Amen? Amen?
Eh si David, sikat na siya eh. Eh yung anak niya, yun, parang ano, parang si Bongbong, nari. Hindi. Tulungan na natin, ganyan yan. Okay, next is, ilang minutes na ako, matagal pa. Natapos ako ng 11:30, okay lang? Ano po? 47. Sige, mga 20, ganyan. Next is, ito naman yung paghingi, yung magandang way. Nabanggit natin kanina, humingi kayo ng tulong. Pero sa pagdating sa Diyos, mayroon tayong example dito ng napakaganda, dalawa to, no? Si King Asa, and then, sino nga ba to? Si Jehoshaphat. Okay, tingnan natin. Second Chronicles, ito yung mga kings. So, si King Asa, paborito ba natin to o hindi? Sino yung paborito dito? Yan yung mga pumatay ng mga bakla. Isa lang siya doon. Kaya sa kanya, malinaw. Pero anyway, nagkaroon din ng kalaban si Asa. Kaya sabi dyan, pakibasa po, ready, go. Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is not in me to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God. Let not man prevail against you. Yun. So, one example, si Asa, isa-isa natin yung mga sinabi niya. Ang ganda eh. So, una, he cried unto the Lord. Sabi, talagang kailangan niya ang Diyos. Hindi yung nag-aalangan ka. Natawag ba ako sa Diyos? O hindi. Hindi naman nata kailangan eh. Alam niya na, ang dami niyang kalaban. Sinong tatawagin niya? Tawag siya sa Diyos. Sabi niya dito, wala naman sa yung pagtumulong kayo. Sabi, kaya mo to. Yun ang sabihin nun, ha? Kaya mo kaming tulungan. Lord, malakas ka eh. Okay? Sabi niya, with them that have no power, lalo kami, talo na kami dito, malakas yung kalaban natin. Namin. So, help us, O Lord, our God, for we rest on Thee. So, nagtitiwala kami sa inyo, sa inyo kami, sa iyo ako, kami nag titiwala. And in thy name, we go against this multitude. Yun ang maganda doon, ha? Itindihan niyo ba yun? Kaya namin sila kalabang kasi sa pangalan mo. Yan yung hindi maikiklaim ng iba eh. Yung iba parang katulad, ngayon kahit sino, kiniklaim na yung Christianity. Lord, tulungan Christ. Yung mga, kahit yung mga Kaisoriano, minsan ganyan yan eh. Tsaka mga, tawag dito, Iglesia ni Manalo. Kala mo, pag tinulig sa, parang sino pa yung biktima eh. Ayun, sinisiraan nyo kami. Sinisiraan nyo naman kami. Kasi madami kayo eh. Hindi nila lang, Baptist tayo, hindi mo tayo Katoliko. So, hindi nila pwedeng sabihin yan. Amen? Kasi hindi naman sila likod ng Diyos. Pero tayo, unahin tayo, sa pangalan ng Diyos, kaya kami may kalaban, Lord, kasi ginagawa namin yung kalooban mo, Lord. So, pwede natin sabihin yun, Lord, tulungan nyo kami. Amen? Sila, Lord sila, wala lang. Natindihan niyo ba yun? So, dapat pag lumapit tayo sa Diyos, alam na natin, at siguraduhin nyo, naglilingkod kayo sa Diyos. Pag hindi, wala. Hindi kayo maka-approach. Hindi nyo alam kung bakit kayo hingi ng tulong. Sinakaya sa Diyos at baka hindi nyo kilala or what. Okay? So, yung sabi dyan, kaya ngayon, alam ni Asa, bukod nga dyan yung pinatay niya yung mga bakla, okay? Alam niya, totoo yun, na dapat niyang gawin yun. So ngayon, tinipersecute siya. Ngayon, humingi siya ng tulong sa Diyos. Amen? At sabi dyan, O Lord, Thou art our God. Let not man prevail against Thee. So, andun yung tiwala niya sa Diyos. Eh, mga tao lang to, kahit ang dami niyan. Tao lang yan eh. Magtitiwala ako sa Diyos. Amen? So, yan yung isa. And then, pangalawa si Jehoshaphat, ganun din to. So, Jehoshaphat, medyo ano yan eh. Parang si Asa, may ginawang mabuti, may ginawang hindi mabuti. Anyway, Jehoshaphat, ang hindi na ginawang mabuti si Jehoshaphat kasi nakipag-anib niya sa ibang ano, sa Israel. Anyway, nung siya may problema, ito yung ginawa niya. Makibasa niyo ulit. Ready, go. And it came to pass when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, the king of Israel. Therefore,
before they compass about him to fight. But Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him, and God moved them to depart. Yeah, so ganito yan, parang, kasi parang nagpanggap sila dito eh. No? Si, nakalimutan ko yung isang king of Israel, si, na ba yan? Basta nakipag-ano kasi sa king of Israel. See? Ahab ba yan? Ahab, okay. Tama, Ahab. So ngayon, wala naman siyang problema doon, nakisama siya. Ngayon, eh siyempre, dalawang yung hari. Dapat nga pag-hari yan, wala ka doon. Pero gusto kasi nilang andun sila para manatali nila yung tao. Anyway, nung hinahabol na siya ngayon, ang gustong, ang kalaban talaga nila yung si Ahab. Ang kalaban nila. Okay? Eh kaso, doon na si Jehoshaphat, siya na hinahabol. Patay siya ngayon. Pero maganda dito, kahit paano, hindi katulad ni Ahab, may tiwala pa sa Diyos. Anong ginawa niya? Lord, help me! Tumawag din sa Diyos. At tinulungan naman siya ng Diyos, at sabi dito, tinulungan siya ng Diyos, tapos hindi na siya hinahabol. So, paano nangyari yun? Actually, pag tinignan niya sa 2 Kings, ano, nakita nila na lang, hindi naman to yung hari ng ano eh. Ganun yun. So, eh, di yung target natin, umalis na sa kanya, okay? Ganyan po tayo tumawag sa Diyos. Amen? Huwag ka mahihiya, lalo pag talagang kailangan mo ng tulong. Ang Diyos na baka kapag tulong sa'yo, okay? Ngayon, another point. May mga pagkakataon po na ito po, si Jehoshaphat na naman to, pero kalaban na siya this time. Kasi nga, nakipag-isa siya kay Ahab. Si Ahab, kalaban ng Diyos. Kaya pakibasa niyo po, ready, go. And yet the son of Hanani, the seer, went out to meet him, and said to King Jehoshaphat, shouldest thou help them unwantly, and love them that hate the Lord? Therefore is wrath upon thee from the Lord. Napakagandang verse po niya, kasi tayo ganito. Minsan, hindi tayo gumagawa ng masama, sabi natin ganun. Pero minsan tinutulungan natin yung masama, di ba? For example na lang, ito mga lang sinasabi ko sa inyo yung sa ating mga sama, hindi kami nagkakasundo sa mga bakla eh. Kaya sabi ko lang sa mga kapastor, sabi ko, tutulungan ba natin yung mga yan? Hindi natin tulungan, masama yung kaso, may pag-asa pa raw sila. Nung maligtas. So katulad ni Ahab, nung time na to, talagang masama si Ahab. Diba? Ang dami niyang pinatay na inosente at of course, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan ng time na yan. Kaya ang ganda ng tanong ni ano dito, ni Jehu. Kasi si Jehoshaphat, lingkod ng Diyos, may marami siyang ginawang tama, ganito din tayo sa iba. Wait, tinito lang, kung paano niya encourage siya. Baka marami, mayroon dito, ngayon, na, si Jobash. Mari lang. Hindi, huwag na yan. Sino na lang kaya? Mari, si Ezzy. Kaya si Pamela na lang. Diba? May kaibigan bakla. Diba? Ay, ano ako eh. Kawawa naman to. Yun. Mabait naman siya eh. Eh, kunwari, umatin dito. Tapos, nag-preach ako ng, alam mo na, laging pinipreach ko naman. Sabihin sa akin ni Pamela, gusto, ano naman, ano yung kaibigan ko yan eh. Ito'y tatanong ko kay Pamela. Sabihin ko, tutulungan mo ba yung ungodly? Tutulungan mo ba yung ungodly? Hindi. Nasa sa'yo yun eh. Pero ang godly yan, sinabi ng Diyos. Alam mo na rin. Tutulungan mo ba yan? Ikaw ang sumagot sa sarili mo. Lahat kayo ha. Okay? Sino man yan? Sino man yan? At mamahalin mo ba yung galit ang Diyos? Yung kinagalit. Yung galit sa Diyos. And love them that hate the Lord. Eh, yung abakla, yun yung ano sa kanila eh. Alam niyo, Romans 1, isa yung mga description sa kanila. Kaya sila tinapo ng Diyos, nireject, ginawang reprobate, galit sila sa Diyos. Yan ang gagawin. Kasi ngayon, mamahalin mo ba yun? Yun ang tanong sa atin. So, obvious lang, sagot dito, wag. Amen? So, para na punta dito. So, yun, ano kasi tayo eh. Ano, ando tayong topic natin ba? Helping. Eh, pastor, hindi ko naman siya inaano, tinutulungan. Ganon din yun. Pag tinulungan mo, kahit po sa batas natin, may tinatawag na, anong tawag doon? May krimen. Kunwari, si Eze, nang hold up. Nang hold up, nagnakaw. Tapos si Eji,
Wala akong kinalaman dyan, sinakay ko lang naman siya. Sabi, EJ, ano ako, natakas ako. Hindi si EJ, kaibigan niya to. Hindi takas sila. Oh, di naman ako nagnakaw eh. Di nung luliti siya, di naman ako nagnakaw. Kaso tinulungan mo yung nagnakaw eh. So sa batas po natin, ang tawag dyan, accessory to crime, accomplice yan. Lalo pag kontsabahan yan. Amen? So, wag na wag niyong tutulungan yan. So, pasok natin ngayon sa church. Marami, ganun. Marami, mayroon tayo ano dito. Namagit na rin kanina. Kaibigan nyo, pinagalitan, mali naman talaga, tutulungan mo ba? Namagit last time kanina, di ba? Chinalis ko itong mga sanyo. Sabi ko, kunwari, si Jamie, nag-asawa ng unsaved. Tapos nag-preach ako ngayon dito, magagalit pa lang si Brother James. Depende sa kanya. Pero dapat hindi. Tutulungan, ayun ako yun eh. Mali yung ginawa niya eh. Amen? Yun ang sinasabi sa atin. Kaya yung tulungan po, tinutulungan ko. Huwag niyong gagawin excuse yan. May mga time na hindi tayo dapat tumulong. Next. Ang daming points. King Uzziah naman. Uzziah. Kilala mo si Uzziah? Ganyan din po yan, ha? May ginawa siyang maganda, may ginawa siyang mali. Bandang uli. Uzziah. Ano sinabi dito? Ready, go. And God helped him against the Philistines and against the Arameans and the Philistines. Okay, yung tagpo na yan, malinaw po dyan, ang Diyos ang tumulong sa kanya. Okay? Kahit sino po yan, mga hari ngayon, kunwari, malakas ngayon US, tinutulungan sila ng Diyos. Okay, to some degree. Okay? So, yun ang dapat natin isipin. Ngayon, ano nangyari kay Uzziah? Verse 13. Ah, ready, go. And under their hand was an army. 300,000 and 7,500 that made war with mighty power to help the king against the enemy. 15. And he made his defensive engines, invented by cunning men, to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones. And his name spread far abroad. For he was marvelously helped till he was strong. Okay? So, ang kwento ni Uzziah, ganito nga yan. Ang ganda nung ano niya. Nakilala si Uzziah pag binasa niyo sa Kings, sa Chronicles. Isa kilala siya parang si Duterte na yun ko. Pero ang dami niyang binild. Yan, Diyos siya nakilala. Ang galing nito. Tapos, may mga kwento din ng siya ay nakipaglaban. Of course, ang victory dyan pag nanalo ka. Pero sabi niya sa ating mga verses, sabi dyan, tinulungan siya ng Diyos. God help him sa 7, sa 13, anong sabi doon? The help, to help the king. So, tinulungan din siya ng mga tao. At sa verse 15, sinong tumulong sa kanya? Mga? Bukod sa army, ang Diyos. Dito, sinong tumulong sa kanya dito? Mga? Mga engineer. Alam nyo, ganun yan. Kaya magaling po yung ano ngayon, kahit saan yan. Pag sa ngayon, nananalo daw Ukraine kasi guys, yung nga, tinulungan siya ng US. Yung US, sino bang magaling sa US? Hindi yung presidente, wala yung puppet lang yan eh. Yung mga tao, pag nagsigap sila, nagtrabaho sila kasi nag-aral lang mabuti. Tayo mga Pilipino, wala eh. Pero ngayon, pag ginalingan natin, makakaano din tayo, hindi tayo basta tutulak-tulak, ipupush ng ano. Kasi kung mga ako na ito, magiging engineer, naka-invento ka, isang dito lang, oh. Pag binato sa kalaban, sabog na sila, buong bansa nila. Kunwari, ganun, na-invento mo yun. Galing mo nun, amen? Yan, yan eh. So, ibig sabihin, gusto ko na sabihin dito, bandang huli nga po, si Uzziah ay naging mayabang. Ang ginawa po niya, tama ba siya, nagkaroon ng ketong? Siya yun eh. Ang ginawa niya, parang si Saul, pinakialaman niya po yun. Nakikinig ba? Pinakialaman niya yung ministeryo ng Diyos. Yung mga offering po ng mga sa Diyos, hindi pinapakialaman ng hari yan. So, mga prophet lang yan, sa mga priest especially, yung nag-offer.
pinakailaman po ni Uzziah yun. Kaya sabi dyan, yun, till he was strong. Masahin na nga natin 16, sabi dyan, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Yun. For he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar. Yun. Hindi niya kailangan gawin yun. Hindi niya na yun. Nasasakupad bandang huli nga. Yayariin siya ng mga ito, yung sinasaray the priest. Matatapang din yan. Kahit hari yan, alam nila yung charge sa kanila. Dapat ganyan tayo, amen? Amen. Mayor tayo dito. Kung sino pang pastor yan, si Baptist Day, for example. Dapat matapang ka rin kung alam mo yung charge sa inyo ng Diyos. Yung obligasyon mo. Hindi na ba yun? Hindi tayo nagyayabang lang na para may makayabang lang. Dapat alam mo yung jurisdiction mo, alam mo yung trabaho mo. Ito hindi mo mapakilaman, pero ito, trabaho ko to, gagawin ko na mabuti to. Amen? So, ganun to mga Levites eh, talagang kahit hari, talagang sabi niya, hasaksakin siya eh. Pag tinignan niyo dito, okay? Pero yabang talaga nito ni Uzziah. Pabandang huli, hindi naman siya pinatay, pero ang Diyos ang tawag dito, ang Diyos ang nag-judge sa kanya, kaya sabi dyan, ito, ako na lang in Azariah, the chief priest and all the priests look upon him. Hindi, di ba? And behold, he was leprous in his forehead. So, hindi kayang gawin ng tao yan, ha? Ang Diyos ang nag-judge kay Uzziah. At sabi dyan, and they thrust him out from thence. Yea, himself hasted also to go out. So, nahiya na rin si Uzziah kasi hinusgaan siya ng Diyos. Amen? So, ang point dito, huwag kayong maging mayabang. Amen? Tatlong beses, tinulungan siya ng Diyos lang, eh. Pag tinulungan ka, huwag ka mayabang. Amen? Tinulungan siya ng Diyos, tinulungan siya ng army, tinulungan siya ng engineer, kaya lang naman siya gumaling. Hindi naman siya magaling dahil magaling lang siya. At nangyayari yan kahit sa mga Kristiyano, pinagpala ng Diyos. Ano nangyayari? Yumabang na. Ito yung dapat niyang gawin, hindi niya ginagawa kasi madalas yan, kahit sa church yung mga yumayaman, madalas. Kaya si Pastor, yun ang mga sakit ng ano ni Pastor nun eh. Kaya sinasabi lang niya sa amin, natututo din naman kami. At siyempre, hindi na namin ginaya. May marami doon. Ngayon doon, mga yumaman talaga. Iniwanan yung church. Wala kang pakailan yung sino may si pastor dito. Diba, nakakaano eh. Ako, inaanda ko yung sarili ko doon. Kung maging gano'n si Jamie, si Jana, mayaman na, nakalimutan na yung church. Sino ba yan? Si Ring, nari, naging businessman. Nag-ari na ng malaking farm. Sino ba si Pastor Ace? Nako, nasabi ko sa inyo. Huwag na huwag. Amen? Amen. Tinulungan ka, tumulong ka rin. Amen. Next. Oras na ako. Tapos na tayo. Okay, so, okay na yon. So, at least, natapos tayo kay Uzziah. Magandang point na yon. So, next time, tuloy natin tayo. Amen? Mamayang hapon, actually. O gusto niyo mag-job. Okay, so let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga mensahe, Panginoon, about helping and getting help, Panginoon. Nakita namin yung mga tao, Panginoon. Especially itong last point, Panginoon, si King Uzziah, Panginoon, na tinulungan, napakalinaw. Siya ay tinulungan. Pag tinulungan, hindi po siya gumawa. Tinulungan niya siya. Tinulungan siya ng mga engineer, mga armies, Panginoon. At siya po ay siya po naging mayabang, Panginoon, sa harapan ng mga tao, sa harapan niyo, Panginoon. I pray na kami naman po ay humingi ng tulong. But pag kami natulong at Panginoon, hindi namin makalimutan, Panginoon, yung mga tumulong sa amin. Therefore, lahat po na yan ang gagaling sa inyo. So I pray na tulungan nyo kami, Panginoon. Ngayon pa lang, handa namin sarili namin, acknowledge ang tulong. At maging tama rin attitude namin sa inyo, sa mga tumutulong. At ganun din po lang, kung baligtad naman, kami naman yung kailangan tumulong. Maging tama rin attitude namin. Dahil kami nakakatulong kasi tinulungan nyo ng kami, Panginoon. So, I pray na as we go on this series, Panginoon, pagpalaan nyo po ang pag-aaral. Malami namin bandang huli ang dapat namin malaman about this topic, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo magpala sa, for the rest of the service. Kami ang film showing, Panginoon. And then, I pray also for our lunch, Panginoon. Maraming salamat sa naganda, Panginoon. Palaan nyo po, Lord, kami. Basbasan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.